sa susunod po natin na topic. Ang ating pong speaker ay mula sa Department of Science and Technology sa Philippine Nuclear Research Institute. Siya po ay head ng Biomedical Research Section po. And she will be discussing all about po sa B-products, specifically sa Organic Production System and the Irradiation Technology for Quality and Safe B-products. So tawagin ko na po yung next speaker natin from DOST PNRI. We have Dr. Zenaida De Guzman. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano lang ang aming ito? Ami yung video po? Hindi, mamaya na. Dito ako. Mamaya na lang. Ang aking pong tatalakayin na ang production po ng safe and quality B products. Bago ko po magsimula dito, gusto kong ipakilala yung grupo o yung dalawang grupo na gumawa nitong project na to. Ito po ay dalawang taon namin pinag-aralan para magkaroon ng resulta na ipipresenta ko ngayon. Ang grupo po ng UPL ng BNET Foundation, Miss Ami and Elmer. Sa panig po naman ng PNRI, naroon po yung aming mga chemists, mga nutrition pharmacist and biologist. So ito po ay talagang pinagsama-sama naming pinagtulungan para magkaroon kami ng isang resulta ito ng funded ito ng DA Bar. Pero bago ako magsimula dito sa aking presentation, gusto ko munang ipakita sa inyo ang 4-minute video presentation para mas madali ninyong maintindihan kung ano talaga ang gusto naming mangyari or magkaroon dito sa resulta nitong aming pag-aaral. So ito pong video na to, interview po namin ito together with the hospital na gumamit ng B-products. Pero higit pa rito ang pakinabang na dulot nito. Na-discovery kasi ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI na maaari rin palang gawing antibiotic at gamot sugat ang pulot. Ang wonders of honey, alamin natin sa report na ito. Namamagang sugat. Yan ang iniinda ni Mark Jason. Natusok daw kasi siya ng hindi niya mawaring bagay. Matapos ang halos isang buwan, namagana ito. Nag-umpisa po sa may paltos, tas natusok po mga ilang araw. Namaga po. Tas napabayaan. Umangat po yung nana. Hanggang sa lumobo, kumalat yung nana. Okay, so we're cleansing it with normal saline solution. Ang mga sugat ng tulad ng kay Mark Jason at iba pang uri ng open at burned wounds ang pangunahing rason sa likod ng imbensyon ng mga taga-Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Ito ang honey alginate, isang wound dressing na gawa mula sa honey o pulot. Meron kasing antimicrobial at anti-inflammatory property ang honey na nakatutulong sa paghilom ng sugat. Ang physical properties nito talaga ay maganda ang para sa mga sugat. Like for example, yung kanyang pH content ay mababa because of its sugar content. Maganda rin ito para sa mga bacterial infection. Taong 2010 nang simulang pag-aralan ng mga researcher ng PNRI ang uri ng pulot na makatutulong sa paggamot ng sugat. Masusi nilang ginagawa ang mga honey wound dressing sa laboratoryong ito sa Quezon City. We use our technology which is irradiation sterilization. Para noon, pagka ilinagay na yan sa sugat, ay safe na siya, na sterile talaga siya. Sa katunayan, nung sinaunang panahon pa lang, ginagamit na talaga ang pulot bilang traditional medicine. Kaya naman hindi na nakapagtataka ang biyayang handog nito sa atin. Traditionally naman talaga, ang honey ay nakakagaling ng mga sa ubo. Yung talagang ang ating mga ninuno ay ginagamit yan sa iba't ibang pamamaraan ng sama may sakit. Pero para mas mapatunayan pagiging epektibo nito, dumaan sa mga preclinical test ang produkto. Tulad na lang dito sa East Avenue Medical Center.
Ayon sa chairman ng Dermatology Department na si Dr. Lavadia, nakita niya ang pagiging epektibo nito. Ito ang larawan ng kanilang pasyente na merong malaking sugat. Matapos daw nilang i-apply ang honey alginate dressing, unti-unting humilom ang sugat. Actually, we're very excited about this honey alginate dressing, especially for large wounds, for deep wounds, no? Because I think it's a breakthrough in terms of wound care in the Philippines. It's very effective. Ang paghilom o tuluyang paggaling ng sugat ay depende sa tindi nito. Maaaring tumagal ang gamutan mula isang linggo hanggang dalawa o tatlong buwan. Libreng ibinibigay sa mga pasyenteng may sugat ang honey alginate dressing dito sa East Avenue Medical Center, pero dapat ay under supervision ito ng medical doctors. Isa si Mark Jason sa binigyan nito para sa kanyang sugat. Well, this is a very deep wound, no? So it might take maybe 4 to 6 weeks. But the beauty is, it's a very natural remedy. It's not invasive. We just have to take care of it daily or every other day. So we need close follow-up with the patient. Sa ngayon, libre pa itong ibinibigay sa mga pasyenteng nangangailangan ng gamot sa sugat. Pero sa taong 2015, asahan na raw na magiging commercially available ang honey wound dressing. Ang presyo depende raw sa pribadong kumpanya na interesado sa produkto. Pero ayon sa PNRI, ilang kumpanya ang nagpakita na ng interes sa kanila. May mga nag-i-indicate na rin ng mga interest na kung matapos namin itong aming study about our product, we can consider them para sa future commercialization itong produkto. Isa lang ang honey alginate dressing sa mga mahalagang development sa wound care management na ang gamit ay natural na sangkap. Patunay lang sa maraming biyayang handog ng inang kalikasan. Ako po si Trish Roque, nag-uulat para sa Reaksyon. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2014. At talagang ginamit na namin ito sa mga pasyente. Ito po ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng ganitong proyekto. Maganda nga yung produkto, pero kailangan ang source of honey should be standardized, medical grade. So ito po ang objective ng aming pag-aaral na to, para magkaroon ng tamang source of honey para dito sa medical grade honey. Kasi kung maganda naman ang ating objective sa ating pulot na pinoproduce dito sa Pilipinas, eh kailangan namang magkaroon din tayo ng standard or good quality products. So, ito pong aming project na to ay isang collaborative project na between the Philippine Nuclear Research Institute. Kami po ay under the Department of Science and Technology. And yung B-Network Foundation Philippines. So, sabi ko, we are very thankful sa DABAR for funding this project. Ang dahilan po, nabanggit ko na nga sa inyo na we would like to address yung need na standard and certified honey, at saka yung mga hindi lang dito sa medical grade honey na gusto naming gawin commercially in the future, pero sa ibang products din, yung honey derived products na dapat maganda ang quality nito para kinonsume ng tao is a good quality products. So ang objective po namin talaga is for biomedical, at kaya naman pala naging under the agriculture to, because the production of honey is under the Department of Agriculture. At ang isa pong objective din namin is magkaroon ng sustainable quality honey, at saka yung ibang products like propolis. So, gusto po namin i-enhance talaga yung safety, kasi meron nga tayong produkto ng pulot. Pero kung hindi naman safe, because sometimes
Ang safety po niya nanggagaling sa paano natin hinandle, prenasses yung honey. Kahit po may antimicrobial properties ang honey na nakakapatay ng mikrobyo, eh during sa paghawak nito ng mga tao, ng mga sa handling, sa pagproseso, sa paglalagay niya sa packaging, ay marami rin pong nagkakaroon ng microbial contamination. So, ito po ang gusto naming i-address dito sa product, sa project naming ito. Ang number one po, ipakita through mass production. Mag-produce po kami ng pilot scale production ng stingless bees. So, mamaya po, pakikita ko. Doon po sa ating exhibit doon ng BNet Foundation, makikita nyo po doon yung uri ng stingless bee. Buhay po siya dyan na makikita nyo. And ito po ang gusto nating magkaroon ng production na organic. Gusto rin po natin sa project na to ay magkaroon ng, ang goal po natin is magkaroon ng quality bee products. So, isang kalidad at medical products na consistent po sa organic agriculture. And eventually, mag-develop po kami ng commercially viable product from organic honey. Kung talagang makakaproduce tayo ng organic honey or standard honey. And may gamitin din po ang aming technology, which is radiation na available sa aming institute. So kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na ma-visit or yung aming na facility, malapit lang po yan dito sa may Techno Hub. Makikita nyo po yung irradiation technology namin na nakakapagpa-sterilize ng mga produkto na para mamatay ang mikrobyo at saka mga insekto. So marami po kaming ini-irradiate dyan na mga sample at isa na nga po itong honey. Sa ibang bansa po talagang ang honey, like in Australia, New Zealand, ini-irradiate po talagang honey in commercial scale. So ito po yung mga objective namin dito sa aming pag-aaral na gusto naming ma-attain. So the, under the sa Department of Agriculture, meron po na tayong Organic Agriculture Act. This is a Republic Act tungkol sa pag pagproduce ng all agricultural systems. This is an Organic Agricultural Act. So that it would be socially acceptable sa mga yung mga produkto, it should at saka yung mga kailangang feasible siya for food and viable, economically viable din. So, meron pa, since 20, I don't know what the, meron na po tayong Organic Agricultural Act. So, ang honey po ay isa doon sa na kailangan na nagpa-follow ng this organic agricultural processing. So, ang mga drivers po ng organic products ay kailangan ay ma-increase ang demand po nito para sa healthier food alternatives at saka yung demand, hindi lang sa food demand and security, pero magkaroon ng sustainability. So, ito naman po ang ating gusto laging kung may production tayo ng isang pagkain, kailangan sustainable siya. Ganon din po ang gusto namin sa honey, although ngayon ang limited pa rin ang production ng Philippine production sa honey, but kung may demand or need like this, the demand, na masusustain na rin yung demand and we can produce more locally produced honey. So, ang ginawa po namin dito sa project na to, sa first year of the project implementation ay nag pumili muna kami ng apiary site, yung paglalagyan ng mga colonies, paano ba natin ipoproduce ang mga bee dun sa mga bahay niya or colonies. So tiningnan namin ang iba't ibang sites and we establish in an area na wala siyang pesticide.
Very important lagi sa organic site na organic products, whether it's food or other food products, it should be free from pesticides, free from chemicals. So, ito po ang isang kinonsidera namin bago kami pumili ng site or lugar na paglalagyan ng aming mga beehive, mga colonies ng bees. And ang isa ring factor is it should be at least 3 kilometers away from the farm using inorganic inputs. So ito po ang major factors na kinoconsider namin for the site or yung lugar ng mga na paglalagyan namin ng bee colonies. And may guideline naman po yan na international standard na related sa organic apiaries. So hindi lang ngayon po may national standard na rin yata in place, ma'am. So kung meron po tayong national, then meron din pong international. So may mga guidelines yan to follow, how to manage the apiaries, the forage zone. Ito po yung land or bodies of water within 3 kilometer radius of the edge of apiary. Mamaya pakikita ko po sa inyo kung paano kami nagkaroon ng selection of ano. So, kailangan din mayroon tayong map that will show na ang location ng ano ay yung location ng hives, kung pa yung surveillance niya at saka yung location ng mga non-organic areas at saka yung mga human housing. So importante po ito sa regulation whether it is national or international. And so nagkaroon po kami ng mga consideration kung ano talaga ang site na aming pipiliin. And meron po kaming 3 sites na sinabi dito na pinagpilian. Santa Maria Laguna, which is the main site. Doon po talaga inilagay namin yung about 100 colonies ng beehives ng stingless bee. At saka Sulubu, Batangas. Kinonsider din po namin ang Gumaca, Quezon. So, medyo malayo kasi ang Gumaca, Quezon, pero maganda rin ang site na to. Very, maganda rin siyang paglagyan ng mga beehives. So, itong dalawang ito ang talagang pinili namin because meron ng existing organic farms in the area that are tied with Department of Agriculture. So, ibig sabihin yan, kung meron ng malalapit na mga areas na may organic farms, so sumusunod na rin sila na hindi sila naging spray ng mga chemicals, ng mga herbicides and other. So magandang factor na to or magandang selection site na to kung meron na talagang existing organic sites. And the selection of more than one site is done to back up. So, yun na nga, hindi lang itong dalawang itong sinelect namin. We consider also other site like Gumaca. Para naman kung nagkaroon ng aksidente or other, may back up kami. So, naglagay din kami sa Lubo, Batangas ng several colonies. Para tingnan din doon kung ano ang performance ng production doon. So very important din na yung distance or yung layo ng apiary from the farms utilizing, sinasabi nga namin that our site is really a model for apiary organic farm. And it should be far from industrial sites with at least 500 meters. So ito po yung medyo malabo, no? So ito po yung site map ng Santa Maria sa Laguna.
And talagang pinakita namin dyan kung saan dapat siya or anong layo niya from the highway or from the mga other farms na nagkakaroon ng mga pesticide. Ano. This is another site from Lubo, Batangas. So yung naka-encircle pong red, yun dun ang site ng aming apiary. So this is another site in Gumaca, Quezon. So you can see dun sa in-encircle namin, dun ang magandang, it's a pristine site at maganda ang kanyang, it's a very good site for organic apiary. So every now and then, nag-visit po kami dito sa, naglagay kami ng mga colonies sa site ng different sites na to, especially sa Lubo, Batangas, at saka sa Laguna. And then we visited this every now and then. So you can see from the different sites na nakalagay na yung mga colonies. Colonies, ibig sabihin yung bahay ng bees together with the bees and the production. So, minomonitor po namin yan every now and then. For the past 2 years, the production, the processing, and how we, paano namin ginagawa ito up to the final product na makakuha kami ng honey. Ito rin po yung monitoring namin sa Lubo, Batangas. So yung grupo ng BNet at saka grupo ng PNRI ay nagbi-visit doon para tingnan kung ano talaga ang kung ano ang nangyayari doon sa production and processing ng different sites. So this is in Gumaca, Quezon. Naglagay din po kami diyan ng few colonies. And kaya po namin na binavalidate ang isang site ay para makita namin na consistent ba siya sa with the organic agricultural system. And kung talagang quality ang produktong nakukuha namin based dun sa following the standard method of collection. Because we have to show then that yung collection, pagko-collect namin ng honey should be a standard procedure. So, kung ganun ang ifa-follow natin na na procedure, ang mga we can provide the stakeholders, yung mga nagpa-process ng ano, the confidence and the marketability ng products. Pagka in-adapt nila yung medical grade honey. So ito po ang pakikita ko sa inyo ay kung paano pagpo-produce and pagpo-process ng standard and quality products. So ang minimum requirements po for medical grade stingless bee, we're talking here of the standard bee honey for medical purposes like yung sa sugat na pinakita namin sa inyo. And kailangan po ilagay siya for easy management of colonies, kailangan ilagay siya sa malinis at magandang colonies and para ma-provide siya ng easy management ng colonies, paglipat niya at pag-process niya. So you can see here, boxes of colonies ang makikita nyo dyan sa kanyang, yung mga bahay ng bukyutan. Sa harvesting naman po, so ang pinakita ko sa inyo kung paano ilagay ang mga, sa pag-harvest, kailangan po it should follow or synchronize yan ang pag-harvest sa honey flow season. And then, ang materials po na ginagamit sa harvesting should be prepared
kailangan, eto na, gagamitin na yung mga timba, kutsilyo, na gagamitin dyan sa pagka-harvest, ay bago magpa-flow tayo ng honey, is already prepared. And it should be a food-grade quality materials ang ginagamit. Yun ang sinasabi. Ang honey pots din are removed from the honey super. So, paano i-slice yung into small cubes, yung mga bahay ng ano niya, and then paano siya ipinipress or pinipiga, and then kung paano pinapatuloy yung honey, and paano rin siya ipinapasettle. So, ang lahat ng ito ay pinapakita namin na it should be maganda ang good quality procedure. And yun nga, it should be placed, yung honey should be placed in a clean, malinis, sterile container. So, ito lang ang gusto nating ipakita dito na ang pagpuproseso, ang pag-harvest should follow good manufacturing practices. Kasi ang isa po, kahit po ang isang materials na ginagamit sa medical products ay magpa-follow, should always follow good manufacturing practices. Sa agrikultura naman, good agricultural practices, para noon makapasa siya sa good medical product, it's a medical grade honey. So, ganito po ang talaga ang ating pina-follow or ang ating dapat ma-observe when harvesting good quality products. So lahat ng mga ginagamit natin at ang container should be clean. If not really, it should be sterile. So, ito po yung pag-harvest ng propolis or ng honey, and we cut it into one by one centimeter in propolis sheet around the nest. So, kasi, and then store it into airtight containers. So, makikita nyo po na ang propolis ay ilinalagay sa isang plastic container, and then yung honey naman ay sa airtight glass container. So, ito po yung honey products na nakuha namin. This is already the products na nakuha namin dun sa site, ng organic site na pre-produce namin. So, you can see na stingless bee, ang kulay ng honey niya is darker. Iba't iba po ang kulay ng honey, depende sa source of source ng flowers or nectar. So, sabi nila, the darker the honey, the better for medical use, or mas maraming antioxidant or ganun. So, you can see also how we package the propolis. Ang propolis po ay isang parte ng naroon sa honey colonies. And ito po yung it acts as a sealant dun sa honey colonies. So, makikita nyo po na kung paano namin siya ipinackage at saka inilagay, we label everything that we ano. So, we are following good agricultural practice here, or standard honey. So, para po namin matest kung talagang good quality ba to, tinetest po namin sa aming laboratory for microbiological testing. Meron po kaming laboratory sa PNRI na magtetest kung ito ba ay contaminated with microbes. Kasi kahit na siya may antimicrobial, nakokontaminate din siya by handling. So, sa regularly, we test for microbiological analysis, and every 3 or 6 months, we do it. So, heavy metals din po. Totoo ba ito na walang chemical residue
walang mga pesticide. So tiningnan po namin ito sa test for pesticide, and nakita po namin that yung hinarvest namin dun sa aming apiary na organic site ay very low, or I mean talagang wala or negligible ang kanyang pesticide residue. Meaning to say na it is really far from the chemical spray, or malayo talaga siya sa contamination ng heavy metals. Wala na. So ito po yung mga quality testing na ginagawa namin regularly dito sa aming mga produkto. And then ang ginawa po namin, pre-present namin itong resulta ng aming mga ginawa sa different stakeholders, especially sa mga beekeepers in Sorsogon. Nagkaroon po kami ng training for good beekeeping practices. Ito po ay isang output ng aming project. So hindi lang po kami nag-produce ng good quality standard honey, but we also disseminated what we kung ano ang aming napag-aralan na about this sa mga different about 3 places or site. Nagkaroon kami ng training on good beekeeping practices. So ang purpose po niyan is para i-promote yung stingless bee propagation and product processing. So kung meron tayong stingless bee, kung paano rin siya mag-i-produce, mass produce, at saka pagpaproseso nito. We would like also in this training na i-assist yung mga local beekeepers. Kayo po kung gusto niyo maging beekeeper in the future, we can assist you through this training and the future training ng BeeNet. We would like to see kung paano i-provide yung livelihood opportunities and i-boost din yung beekeeping industry in the selected region provinces. So dito po sa training na ginawa ng PNRI and the BeeNet Foundation dito sa pagpapropagate ng stingless bee, in preparation kung magkaroon tayo ng commercialization nitong honey alginate dressing para sa mga sugat, eh kailangan po ng mga different ma-propagate itong method of beekeeping in mas maganda or good beekeeping practices. So 2 days po ang training namin na ini-hold bawat isang area. The first day po is yung mga importance ng bees and the pollination as pollinators para mapadami siya, and different species of bees. Meron din po kami yung mga hive products and their properties, pinaliwanag din yung biology niya, behavior, bakit natin kailangan ang honey, tsaka yung propolis. So sa second day naman po, we identify different strategies of bee development, yung design, pagdi-design ng bahay ng bee, yung management niya, yung pagpa-harvest at saka processing, at saka yung actual, yung mga practicum aspect like yung actual harvesting and processing, at saka paano ba yung mga produkto na pwedeng gawin from honey, which is a value added dun sa pagpaproduce ng honey. So hindi lang po sa medical products, but pinakita rin namin through this training na magagawa ang maraming produkto dito sa honey. So makikita na din nyo po dito sa exhibit ng BeeNet kung ng UPLB kung paano ang mga kung ano ang mga produkto magagawa dito sa honey. So ganito po yung
Ito po yung mga ginawa naming training sa this is in Sorsogon noong April 12, barely ilang months ago. So very enthusiastic po yung just like ganitong pag-disseminate ng information. Enthusiastic silang magkaroon ng mga meron na pong mga beekeeper na malalaki sa Sorsogon. But I would like to expand it and make it talagang standard honey. So successful po itong ginawa naming training sa Sorsogon. We also have training conducted dun sa Oriental Mindoro, sa Bacupo. So, different stakeholders din ay naroon to see kung paano talaga ang... Kasi sa Bacupo, that is my hometown kasi, ilan lang, one or two apiaries ang meron doon. But gusto rin ng mayor ng Mindoro or dun sa aming town na mag-expand it into... magkaroon sila ng livelihood program using this technology. Ganon din po sa Marinduque, Buena Vista. And very ano rin din ang mga enthusiastic din ang mga taga Marinduque to develop or magkaroon ng bee products doon sa kanilang mga ano. Ang mayor po nila or governor is very interested also in this endeavor. So ito pong three training sites namin are very successful na ginawa namin and para maipakita talaga itong how to produce honey in good standard and good quality one. And hindi lang po yung pagpuproduce ng honey ang gusto namin maipakita dito sa aming project, kundi paano ba magagamit yung aming technology para mas maging medical grade honey to. So ito po yung aming institute, Philippine Nuclear Research Institute, makikita nyo dito sa Diliman, sa likod po ng Techno Hub. So ang aming pong mandato dito ay magkaroon ng research and development studies on the peaceful application of radiation technology. Kami po rin ang nagre-regulate ng mga radioactive materials sa hospitals, sa mga iba't ibang industrial company. So kami po ang mandato namin talaga is ipakita kung ano talaga ang magagawa ng technology namin tulad ng nagawa namin dito sa wound dressing. So ito po yung aming irradiation facility na nag-sterilize ng mga medical products. Yung ginagamit po ng mga doktor sa surgery are most of them are sterilized by radiation. Kasi meron pong mga, lalo pa yung mga medical products na disposable. Yung mga, like for example, yung ginagamit nilang cotton gauze, cotton, yung mga scissors, surgical scissors, and all na dapat kailangan free from microbes and sterile are mostly irradiated. So meron po na kaming facility na nag-sterilize ng medical herbal products, pwede rin po. Yung kanina na sa mushroom, dried mushroom, we can irradiate for shelf life extension. Ito po yung isang magandang ano rin, mga different dehydrated products like spices. Ini-irradiate po yan sa ano. Hindi po nakakatakot ang magpa-irradiate or mag-i-process ito by radiation because mababa lang po ang energy na hindi siya nagiging radioactive. Para rin po yung pag nagpa-x-ray tayo, paglabas natin sa x-ray room, hindi naman tayo nagiging source of radiation. So, ang radiation po is an energy. Light is an energy. So, sun
It's coming from the is an energy. So, hindi po nagkakaroon ng radioactive materials. Iba po ito kaysa dun sa pumutok na nuclear power plants na may mga radioactive materials. So, kung may radiate ang honey at ang mga products na ito, safe po siyang gamitin for medical application. And ito din po sa loob, makikita nyo kung paano ini-irradiate yung mga spices na naka-drum. Yung energy po papasok dun sa drum na may mga spices, paminta, para mamatay yung mikrobyo at ma-extend yung shelf life. So kung ang microbes ang nagpapa-spoilage or nagpapasira ng mga pagkain, so it will extend the shelf life of the... So makikita nyo, drum-drum or sako-sako, ini-irradiate namin sa aming facility. Ito rin yung electron beam facility. So hindi ito gumagamit ng radioactive source, kundi electricity ang ginagamit namin. So it's also a form of radiation, but it's a high energy, electricity energy level. So electricity is a form of radiation then. Ana iba nga lang ang ano, but we can use electron beam facility. So ito yung mga laboratories that we have na ISO dating ISO certified. So dito namin ina-analyze microbiological analysis yung mga produkto namin like honey. So sa ngayon po, ang ginagawa namin, nakapag-study na rin kami kung ano ba talaga ang, bakit magaling ang honey coming from stingless bee as a wound dressing. Because nakita namin sa aming pag-aaral na it contains antimicrobial properties na mas mataas sa other kinds of honey. So yun ang magandang nakita namin sa study na to. Ngayon po, tuloy-tuloy ang pag-aaral namin at nagkakaroon din kami ng mga coating, development ng edible coating material para sa fruits and vegetables using propolis honey. Kasi ang propolis po ay merong mga antimicrobial property na nakaka-delay ng spoilage or yung mga fungal infection sa fruits and vegetables. So, we're doing development dito sa produkto na to. And ang future work po namin, kahit natapos na itong project na to, is mag-develop pa po ng more products and i-assess ang antimicrobial property nitong different kinds of honey, particularly stingless bee, kasi ito atin dinidevelop ngayon. And maipakita na itong medical grade honey is really very important sa pagde-develop ng medical wound dressing na na-develop na natin dito sa Pilipinas. Marami pong salamat. Maraming salamat po, ma'am. So, the floor is now open po para sa mga questions po ninyo. Sige po, ma'am. Yung microphone po. Meron po tayong expert dito sa honey and then dun sa amin sa PNRI din. Okay. Thank you very much. Good afternoon po. Dahil po ng Metro Ari Community Association. Ma'am, kanina may nakita ko kayo ng 2 days na training ho ninyo. In your future po, would you be planning na open ng training sa amin, sa public? Would it be for free? At saan gagawin? Ito pong ginawa naming training is under the DA Bar funding. Kaya free po ito. Pero tuloy-tuloy pong ginagawa ng BNet Foundation or ng UPLB sa pag-train how to propagate this stingless bee. Narito po si Miss Ami to talk about it. Kung sa training, kung maging free ito or what?
Yes, good afternoon. No? Actually, ang nagko-conduct ng training ho ay UP Los Baños. At meron silang regular training every year, I think about 3 or 4 times. But may bayad ho yan, may tuition, that's 1 week. Kasi hindi lang ho stingless, but all kinds of bees ang hahawakan ninyo. At may hindi lang lecture ko yan, that's going to be with hands-on. At saka may mga field trip ho sa apiaries so that you can see the different kinds of operation. Siguro ho kung meron mga talagang interested, mag-request na lang ho siguro kayo dito sa DA kung pwede ho sila mag-sponsor ng mga training ninyo. Thank you po. Salamat po, ma'am. Ako taga Zambales. Kasi nung na-diagnose ako na may katarata ako. So sabi ng doktor, pa-opera ka na. So pumila ako sa opera pero hindi ako umabot dun sa materials. Naubos yung materials. So 20 lang na opera nila. Ako hindi ako nakasama. Pero ang tinig ko, nag-honey ko, tsaka lumino yung mata ko. Na-improve yung sight. Kaya I suggest nyo, pwede nyo i-explore yung avenue na yun na nakatulong siya talaga sa sight, sa eyesight. Na-research ko na sa internet na ginagamit ito ng mga Egyptian noong araw para lumino yung, para sa mga eye problem nila. Pero ako, na-experience ko personally. Kaya, on fire ako na mag-aral nga ng stingless bee. Bumili nga ako ng product. Kaya, para sa Zambales. So, ininom niyo po yung honey? Hinalo ko sa lemon. Okay. Isang kutsarita, tapos lemon, isang baso. 3 times lang ako uminom, so nakita ko na improvement eh. Mm-hmm. Kaya sabi ko, I have to go. Kasi ang honey po talagang maraming components yan. Kaya talagang nire-recommend dyan ng mga... Kahit yung sabi sa akin ng doktor na diabetic, sabi niya, don't take any honey. Galit na galit siya sa akin sa text. Pero hindi ko sinunod yun. Tinake ko, nag-take pa rin ako. Pero na-improve eh. Kasi sabi niya sa akin, ang gamot sa mata, kumain ka ng mata ng fish. sabi niya sa akin. Akala ko nagbibiro siya, pero totoo daw. Ang ano lang, sabi niya, hindi yung pagka may problema ka sa dugo, kumain ka ng dugo. Pero sabi niya, yung matardo ng fish, ano daw yun. Pero nakita ko, mas effective yung honey. Nung nag-take ako ng honey, three times lang ako, nawala yung ano ko, nag-clear yung ano ko, yung sight ko. Yun po. Isang avenue na pwedeng natin explore na testing po. Marami po talagang benefits ang honey. Nung ako, nasunog yung aking, nalagyan ako ng yung mantika, nasunog yung ano ko, kamay. Honey lang talaga nilagay ko at hindi siya lumobo. Maganda siyang ano. Yes. Pinaka-best honey, yung asawa natin, yun ang pinaka-best. Yeah. Ma'am, meron po akong alagang bougainvillea. Ganyan po kahaba yung bulaklak, kulay pink. Yes, ma'am. Mapagkukuhanan po ba ng honey? Kung bumili ako ng honey. Ma'am, kayo ang mag-isa. Sabihan mo yan sa yung ating pong consultant, ang ating sasagot dyan, siya po ang okay. Queen of Bee. Yung bougainvillea po, hindi binibisita na mga laywan. So, hindi siya tinatawag na bee plant. Kung gusto ninyo na dumami ang laywan ninyo na bisitahin kayo, madaling magtanim kayo ng 1, Aratilis, 2, Cosmos. Huwag niyong patayin ang mga makahiya. At yung kung meron kayong niyugan, coconut plantation, huwag niyong gagamasin ang Calopogonium, Centrosema, Crotolaria, Baging Hapon, kasi yun po ang binibisita ng mga laywan. So unfortunately, ma'am, ayaw po ng bubuyog. Wala pong nakukuhang nectar eh. Iyon ang dahilan. At yung kanyang bulaklak, yung attractive doon, dahon yun. Oho, kapiraso lang yung bulaklak niya na walang nectar. Kaya wala silang mapapala, kaya hindi nila binibisita. Yung kanina, yung tanong doon sa tungkol sa cataract,
Kasi ang honey mismo, simple sugar na. Kaya halimbawa, yung kanin na kinain mo, maya-maya pa bago ma-absorb ng katawan mo yung energy. Samantalang yung, para maging simple sugar na para tumalab sa katawan mo, yung pulot, simple sugar na siya. So the moment na kinain mo yon, madaling na-absorb agad, tumatalab agad sa katawan natin. And then, kumo nga energy food, lalakas ang resistensya mo, at pag mataas ang resistance mo, madaling gagamot at madaling gagaling yung mga sakit-sakit mo sa katawan. So I would like to view it in that way. Na-mention mo na din yung diabetes na nagagalit ang doktor. Sa panahon ngayon, may karapatang magalit ang doktor dahil napakadaming peking honey. Adulterated honey na sugar lamang yon. Ay talagang kung diabetic ka nga, mamamatay ka nga. So, tama yung doktor mo. Kaya ang dapat nating siguraduhin na puro yung honey. At speaking of pure honey, yung totoong honey, yung apparent sucrose na kapareho ng matamis na pangkape o asukal ay 5% lamang. Siyempre, yung asukal, yung sucrose ng table sugar, 100%. So, 5% lang. Kaya kung diabetic ka, tapos hindi mo naman matiis na matabang yung mga iniinom mo, well, honey would be the best. At dahil siya ay fructose and glucose, mga simple sugar na din yan, madaling ma-eliminate ng katawan. Kaya hindi mag-stay o mag-accumulate sa sistema mo. Madali mong ma-extrate, kaya hindi ka magsasuffer ng high sugar at hindi ka tataba. Parang ganon, dahil sa sugar. Nung araw po, ang nabibili ko, yung naglala ko, yung may dala siyang timba, tapos may ano. Pero naano ko na fake yun. Oo. Hindi, yung may dala siyang timba, tapos mayroong hide dyan. Oo. Ang tawag doon, Hannibal, honey sa balde. So, peki yung honey yon. Eh, kaya po, nung aking nasa Zambales, nakabili ko mismo sa Ita. Kaya, tapos inamoy ko, talagang ibang-iba yung kanyang amoy. Talagang authentic ba? Authentic yung amoy talaga, amoy gubat. Dito naman sa project na to, talagang kailangan ang pulot na makuha natin ay malinis. Opo. Hygienic kasi nga for medical. Opo. At dahil din naman, hindi lang naman pang medical, yung ating iniinom na honey ay dapat ay malinis ang pagproseso. Opo. Kaya hindi rin safe na bibili ka nung nasa lapad, nasa bilog, dahil hindi natin alam kung paano ito pinrases, kung saan ito sinala. Improve na lang siguro. Pero yun ang problema. That's why kailangan ding i-sterilize natin for medical use. Okay, thank improve you. Improve na lang. Okay. Salamat po, ma'am. May mga katanungan po. Ano po? Sige po, lapit na lang po sa microphone po. Ah, sige po, hindi. Hello, good afternoon po. Ma'am, nasabi niyo po nakakagamot sa mga sugat. May available po ba kayong paninda? Saan po yung lugar niyo ngayon? Sa ngayon po, hindi namin ibinibenta ang ano, ang aming wound dressing. May available po sa amin, sa PNRI. Pero kailangan po kausap din namin. Kung meron kayong kailangan, dapat kausap din namin ang doktor nyo. Because dapat po malaman din namin kung anong naging resulta or naging, kung paano niya ilalagay dun sa sugat. So, pwede po tayong magbigay sa amin. Magandang hapon po. Tungkol po dun sa training sa UPLB, yung pong huling training nyo, ma'am, ng November, fully booked na raw. At sa January na po yata yung kasunod na pagbubukas ng 2018. And so, nagkaroon kami ng pag-asa doon sa sinabi po niyo na mag-request po kami sa DA. Sino po ba ang maaari naming masulatan doon? At when you say sponsorship,
kasama po ba sa request namin yung if you could request DA to pay for the whole training fee, yung pa po ba ang meaning nun? Kasi may kataasan po ang training fee eh. 6 days, no? Yeah, paano po ba yung procedure, ma'am, ng request for sponsorship? Taga saan kayo? Ma'am, taga saan kayong region? Kayo ba organized group, kumbaga LGU ka ba o they Care Channels Incorporated po, nagpo-provide kami ng various livelihood training programs sa mga poorest of the poor. Opo. Parang conduit po, kumbaga. Ang magagawa natin, pwede kayong humingi ng tulong sa local government unit. Kasi ito yung ginagawa namin, mayroon kaming on-site training. So, yung sa UP Los Baños, parang it's a course. Kaya 6 na araw, madaming buo na yon. Pero kung sa field lamang na gustong matutuhan ng mga IPs, mga dumagat, mga magsasaka, pwede doon ang 2 araw lang na training, yung on-site. Ngayon, pwede kayong, yung ginagawa ng aming ibang kapartner, they request for fund. Minsan, yung mga DA, yung LGU nila mismo, minsan may pondo sila for this purpose. Kaya pwede ninyo silang sulatan o makiugnay kayo. Pwede din sa DOST. Pwede din sa DSWD. So, madami pong pwedeng, kasi sa university, ang kaya lang naming ibigay sa inyo, technical assistance. Ewan ko lang po kung mag-request tayo sa DA na kung pwedeng mag-sponsor sila ng 2-day training. So, it is a very good, kasi we can reach out. At saka 2 days lang yung ganong pagsasanay. Puno na nga kami ng November. Oo. Mag-request lang kayo and then mag-organize kayo ng training. Tapos ang training namin, the way we conduct it, hindi lang magkikita tayo ng 2 araw. So mayroon tayong programa na may monitoring. So after, halimbawa, day 1 na training, now after couple of months, magdadagdag ka na, may gagawin ka na sa colony, babalikan yon. And then after that, kung mag-harvest na, we are speaking of stingless bee, kung mag-aani ka na, that will be the 3rd engagement. So, bali, if we will be conducting training, we need 3 engagements. Kasi po, sa karanasan natin na nangyayari, yung one-shot training lang ng 1 araw, wala yon. Walang nangyayari. So, there should be monitoring and that is what we require. Doon po sa nagpapatraining sa atin. Ayaw po natin ng minsanan lang kasi wala, sayang lang po ang resources kung 1 day lang na walang, hindi nila mariretain yun. Thank you po. Salamat po, ma'am. Kung may mga katanungan pa daw po na iba, pwede po nalang i-visit yung booth po nila, ma'am. Saan po ba yung booth nila, ma'am? Dito sa may... Dito po sa gitna na. Apa, sa central setting po. Pwede po natin i-visit later on. Ano po? So, sige po. Palakpakan po lang natin si Dr. Hello, De Guzman. Sir. Hirit lang ako. Sige. Kasi yung sa, yung sa stingless bee, parang ang alternative yung nasa Sorgon. Sa Bicol. Napakalayo, 2,500 ang 2,000, tapos itatravel pa rito yung bee. Alam mo, ang sa isa suggest na sana maipropagate nyo talaga. Well, November na yung last, ano kailangan kasunod? Yung sa mga, sa ibang lugar na yun, napakalayo. Ako, tulad ko, gusto ko. Diba? Pero hindi masyadong propagate talaga. Sorry pero
Sana mali ako doon sa aking nakikita. No, alam mo, sa totoo lang, we have been trying to establish plenty apiaries, no? Pero kasi may demand na ngayon sa stingless bees. Secondly, yung mag-aalaga ho niyan, number one, we need money. We need pondo to establish mother apiary. Unfortunately ho, hindi kami binibigyan ng pondo. Kung umaasa lang kayo sa private sector, paninigasin kayo because they're going to use that for business. Hindi nila gagamitin para sa taong bayan, para sa sarili nila. So the only one who can actually do this is the government to fund it or maghanap kayo ng mayaman na parang charity work na mag-aano na lang ng sponsor. Kasi ideally ho, meron tayong scattered apiaries all over the country. Kasi kailangan ho natin yan pag nagte-train tayo. Like imagine kami ho, nagdadala pa ng bees hanggang Mindanao. Ang hirap-hirap ho niyan, wala kaming tulog para lang ma-check in sa Palcargo, ang dami pang requirement, meron pa kaming health certificate, but that's the proper way to do it para safe kayo sa bees, no? Very good suggestion ho niyan. I wish it will reach the people who are in power para sila na mag-ano nito so that we can get this program of, kasi nakikita ho ninyo, ang daming possibilities ho sa bees. Itong stingless natin, bago lang ito. It's just starting, and the Philippines is leading Asia sa technology. They look up to us to teach that to them. Ayaw namin ho turuan yung ibang bansa kasi kawawa na naman tayo nito. So dapat tayo muna mauna dito. Thank you. Salamat po, ma'am. So i-award ko na po yung Certificate of Appreciation kay Dr. Zeny De Guzman. Ma'am, akit po tayo sa stage to be awarded by Miss Ellen Garces po. Di ba? So yung Certificate of Appreciation, the Bureau of Agricultural Research awards the certificate to Dr. Zenaida De Guzman for serving as a seminar speaker for the topic Organic Production System and Irradiation Technology in the Production of Safe and Quality Bee Products during the 13th Agriculture and Fisheries Technology Forum and Product Exhibition held on 8 to 10 of August 2017. Given this 9th day of August 2017 at Bar Grounds, Diliman, Quezon City. Signed, Dr. Nicomedes P. Eliazar, Director, and Dr. Chodoro S. Solsoloy, Assistant Director.